Hi there, welcome po sa ating Mr. Love Channel TV dito sa ating Mini Kitchen Cooking Show. Ang tampok po nating putahe ngayon sa araw na ito na ating ipiniprepara ay ang smoked fish o ang tinatawag po sa ating literal na salitang Tagalog, ito po ay ang tinapa. Ang pagtatapa ay legitimo na sa ating bansa at matagal nang umihirag at matagal na nating natitikman ang ganitong uri ng mga pagkaing Pilipino. Bilang OFW po, ay ipapakita ko po sa inyo paano po ang pag-prepare ng smoked tinapa ng walang malilikhang gaanong usok sa inyong kusina. Ituturo ko po sa inyo at ang mga sangkap at mga gagamitin ay atin na pong naihanda. Tuloy po tayo at ating tunghayan ang ating mga gagamitin mga sangkap. Ang unang sangkap po na ating kinakailangan maihanda ay ang ating isda o yung ating fish. Ito po ay isang kilong hasa-hasa at ito po ay sariwa. Hindi na po natin ito tinanggalan ng bituka. Hinugasan lang po natin, nilinis natin ang isda ng 2 hanggang 3 beses. At ito po ay ready na upang timplahan natin ng mga rekado. Ang mga rekado pong gagamitin ay napakasimple at napaka-available po sa atin mga kusina. Ito po ay bawang. Ito po ang gagamitin natin. Didikdikin po natin ito at sa ating dikdikan at titimplahin po natin ang rekado dito sa ating kawali. Pwede po kayong gumamit ng isang buong bawang. Ito po ay 3 cloves lamang po o 3 pirasong bawang ang nabawas sa isang buong bawang na ito. 3 butil po ang nabawas natin. Pwede po natin itong gamitin lahat. Pero sa pagkakataong ito, hindi po natin yung gagamitin. Kalahati lamang po ang gagamitin natin sa 1 kilong hasa-hasa. Yan po, didikdikin po natin yan dito sa ating dikdikan. Gagamit po tayo ng vinegar. Mga 3 kutsara po ang gagamitin natin. Ginagamit ko po ay natural cedar vinegar. This is apple vinegar po itong ginagamit natin kasi homemade naman itong ating gagawing pagtatapa. Gagamit din po tayo ng asin. Gagamit din po tayo ng halos kalahating basong tubig. Ito po ay sobra sa kalahati. So, kung ito po ay 100% ang content, nasa 75% po yung content ng tubig ng baso natin. At meron tayong 25% na palugit. Ito po ay gagamitin natin at ihahalo natin ang suka or yung ating apple cheddar vinegar. Sa atin po, kahit anong klaseng suka ay pwedeng magamit. Basta po ito'y suka. Ito po ay ititimpla natin kasama ang suka, tubig at dinikdik na bawang dito sa ating lutuan o sa ating kawali. Isasain po natin ang isdang hasa-hasa sa maliit na apoy. Mga 20 to 30 minutes po ang ating hihintayin para siya masain. Gagamit din po tayo ng grounded black pepper. Mga 1 kutsarita po. Ito po yung kanyang sukat. 1 kutsaritang grounded black pepper. So simulan na po natin ang paghahalo ng ating mga rekado. Ayan po, ilalagay na po natin sa ating munting kawali. Ilalagay po tayo ng asin. Okay? Ayan po. At maglalagay din po tayo ng 1 kutsarang bechin or monosodium glutamate pampalasa po ng ating tinapa. Dudurugin ang ating bawang sa pamagitan po ng ating hand mortar. Ito po yung kanga ay dikdikang bato. Yan po. Kalahating buong bawang. Isang buong bawang, kakalahatiin po natin. Yan po. Atin po nating dinudurog siya. Okay. Yan na po na yung nadurog. Kahit na hindi na po tanggalin yung balat niya. Opo. Lalagay na po natin ang ating tubig sa ating kawali. Okay. Lalagay na rin po tayo suka. Ayan po, 1, 2, 3. Ayan po ang
maglalagay po tayo ng isang kutsarang asin sa ating pong tubig na may halong suka or apple cider vinegar na may halong paminton or yung black grounded pepper. Optional po yung ground grinded pepper. Pwede pong walang grounded pepper na mailagay. Pwede pong meron. Nasa inyo pong kagustuhan na lang. Kung commercial po ito o paninda, pwede pong wala. So, nakapaglagay na po tayo ng isang kutsara, kaya ibabalik ko po ito. Parang presentation ko lang po sa inyo. Okay. Ngayon, ihahalo po natin yung ating bawang na dinikdik dito sa ating kawali. Ito po ang magsisilbing salmonera sa paggagawa ng tinapa. Ayan po mga kaibigan, ready na po yung ating salmonera. Sa totoong paraan po ng paggagawa o pagluluto ng tinapa, ito po ay isinasaing tapos pinatitiktik po at dinidrain para matuyo. Tapos, ilulubog po ito ng mabili, nakalagay po sa bilao yon, at ilulubog po yon sa kawang malaki na templado na yung pong salmonera na mga 1-2 minuto, hahanguin tapos ilalagay na po sa pugon para pausukan. Pero sa pagkakataon pong ito, gagawa po tayo ng tinapa OFW version na nandyan po yung salmonera at patitiktikin po natin ito pong salmonera, isasain na po natin diretso yung isda at patitiktikin natin sa strainer mamaya pagka ready na siyang hanguin. Sa isa po natin ilalagay yung ating hasa-hasa sa ating kawali. Ito po yung magsisilbing salmonera ng tinapa. So ito po yung shortcut na paraan. Sapagkat sa atin po ang pagtatapa, isasaing nyo po yun o ipapangat nyo po yung tinapa. Tapos patitiktikin po yun ng mga let's say 1-2 oras para po tuyo. Tapos pagkatiktik, yung nakalatag sa bilao na may nakapigil na patpat na kawayan sa ibabaw noon para hindi malaglag yung mga isda, yung pong mismong bilao na may kalakihan ng konti na sakto dun sa malaking kawa na kumukulong salmonera, ilulubog po yun ng 1-2 minuto. Pagkalubog po, diretso na po yun sa pugon para pausukan. Ayan po mga kaibigan, ready na po yung ating isda o ating hasa-hasa. Narito na po siya sa ating kawali o sa ating salmonera. At ito po ay isasaing natin sa mahinang apoy. Patitiktikin po natin siya sa katamtamang hinay ng apoy upang hindi po siya masunog o mabigla yung pagkakaluto. Tatakpan po natin ang ating kawali o ating munting maliit na kawa para kumulo dito yung ating tinimplahang rekado para sipsipin ng pagpapangat natin o pagsasaing natin nitong mga isdang hasa-hasa. So mga kababayan, tayo po at ating buksan na ang ating kusinilya o ang ating lutuan. Okay po, sindihan na natin. Yan po mga kababayan, nakasalang na po ang ating hasa-hasa o isdang hasa-hasa para sa ating homemade tinapa. Okay mga kaibigan, welcome back po sa ating second segments dito sa ating programang Mr. Lab Channel TV Mini Kitchen Cooking Show. So, ang pagpaprepare po ng tinapa, ang unang bahagi po nito, isasain po natin siya at patutuyuin. Pag nasaing na po natin o na ipangat na po natin, patitiktikin po natin siya using this strainer. Ito po. Meron po tayong strainer, isasahod po natin ito, ilalagay natin yan. Pag ito pong ating nalutong isda ay dry na, tuyo na siya, yan ay ilalatag po natin sa loob ng kaldero. Ilalatag po natin siya sa loob ng kaldero na may katamtaman ng laki. Depende sa dami ng isda na inyong gagawing tinapa. Gagamit po tayo ng woods para ilagay po natin yon na gagamitin natin na pang smoke. Ito po, may mga pinantad na po ako, mga pinaliit na kahoy
na gagamitin po natin, ilalagay po natin po sa loob ng kaldero dito po. Kasamahan po natin yung yan po. Ito po, nasa loob na siya. Okay? Lalagyan po natin ng kainamang dami ng mga kahoy na maliliit para siya po ay masusunog, magsasanhi ng usok na i-absorb po ng ating isdang tinapa. Tatakpan po natin, iluluto po natin yan ng mga 30 minutes para magkaroon po ng makalikha po siya ng usok na ma-absorb po ng tinapa. So yun po ang mga paraan. Ito po palang kahoy na ating ginagamit ay hindi po lahat ng kahoy ay pwede natin magamit sa pag-prepare ng ating smoked tinapa. Sa Pilipinas po, ang kalimitang ginagamit ay yung kinatam ng mga lumber shop, ginagawa pong ano yun, pinapausukan. So hindi po lahat ng kahoy ay pwede natin magamit dito sa overseas. Ano po? Pumili po kayo ng kahoy na galing sa puno, katulad ng puno ng aratilis, marami dito, may puno ng ipil-ipil dito, may puno ng mangga dito, yung tuyo po, sibakin nyo po yun, ang maliliit. Sa akin po, ang ginamit ko ay palo China. Ito po ay galing sa lumber mismo na hindi treated wood. Kasi yung treated wood, may mga chemical po sila gawa ng fumigation para sa mga insekto na mapatay sa kahoy. Makaka-epekto to sa lasa ng ating tinapa at maaring makasira sa ating kalusugan. Isa pong paalala sa ating mga ka-OFW na kung kayo po ay gagamit ng kahoy para sa smoked tinapa or smoked peas, umiwas po kayong gumamit ng mga fumigated woods na ginagamit ng mga furniture makers para maprotektahan yung kahoy na kanilang ginagamit sa paglikha ng mga furnitures. Kasi po may mga insekto tulad ng anay o bukbok na maaaring makasira sa kanilang mga kahoy na ginagamit sa paggawa ng furniture. Dahil dito, dumadaan ang mga kahoy na yan sa tinatawag na fumigation process. Ang fumigation process po ay may mga chemicals na pamuksa ng insekto. At yun po ay matutuyo sa kahoy at pag yun po ang inyong nagamit, sinibak at pinausukan ng ating mga tinapa, mag-i-evaporate po yung mga remnants ng mga chemicals na yan na nakadikit sa kahoy na maaaring makapinsala at makadulot ng peligro sa ating kalusugan. Ito po mga kababayan, ay naisalansa na natin yung mga kahoy na gagamitin natin para siya ay masunog doon sa loob ng kaldero at lumikha ng usok. So gagamit po tayo ng mga tinidor. Ganito po ang gagamitin natin. Ito po ay improvised. Ilalagay po natin sa loob ng kaldero. Ayan po, yung unang. Ito po yung pangalawa. Gaganyan po natin, pabaliktad. So, ang magiging itsura po niyan sa loob ay ganon. Parang magiging mistulang dikim siya ng ating isda. Para hindi po lapat doon sa kahoy. Lalagyan po natin ng kahoy na magiging tungtungan niya, yan po, mula doon sa ating pinutol na kahoy. Ito po ang magiging itsura ng ating paglalagyan ng ating isda para siya maging smoked tinapa or smoked fish. So ganito pong parang makikita nyo po yung halera ng mga kahoy na ginamit natin. Yung pang ilalim po niyan, yun po ang masusunog at maglilikha ng usok na i-absorb naman ng isda para maging tinapa siya. So ito po ay maliit ang ating kaldero, kaya gagamit po tayo ng pangalawang kaldero, ito po. So mamaya po, pagka ready na po natin ilagay dito yung pinatiktik natin na yung in-strain natin na isda mula sa pagkakasaing natin o pagpapangat, ilalatag po natin dito yan at pauusukan. So makikita nyo po yung the whole process mamaya. So yan po mga kababayan, ang ating isdang hasa-hasa sa ating kawali ng ating salmonera o yung pong tinimplahan ng vinegar, salt, pepper, black grounded pepper at saka ajinomoto at saka tubig. Ito na po yung ating resulta ngayon sa ating pagpapakulo. Ito po ay luto na, pangat na po siya at pwede na pong hanguin.
itatapon po natin yung sobrang tubig o yung ating salmonera. Palalamigin po natin ang isda at patitiktikin sa ating strainer. So papatayin na po natin ang ating kalan upang maisagawa po natin yung pagpapatiktik ng ating mga tinapang isda. Ito na po mga kaibigan ang resulta ng ating pagpapangat. Ito na po, ready na po siyang patiktikin dito sa ating strainer. Ayan po. So ilalagay po natin sa strainer isa-isa para po siya ay papalamigin natin. Ayan po. So dahan-dahan nila po yung pagkuha isa-isa ng isda sapagkat ito po ay super lambot na siya. Ayan po. Lagay po yung ating, kailangan po mahawakan to ng tama para hindi po masira yung laman ng isda. Ayan po. Ayan po. Papatiktikin po natin yan ng mga at least kalahating oras patutuyuin. Maganda po sana kung maibilang to sa araw. Ito na po mga kaibigan ang ating drain piece na pinangat na hasa-hasa. So ready na po yung ating pinangat na isda para isalansan po dito sa ating mga kaldero na may mga munting maliliit na kahoy na magsisilbing smoker niya para po maging totality na po itong ating preparation. So na-drain na po ito, natiktik na po ito. So ayan po, makikita nyo dyan, may konting patak po ng tubig galing sa isda. So na-drain na po siya, no? So nawala na po yung kanyang pagkababa dun sa kanyang salmonera. So ito po ay ready na in 10 minutes para maisalansan po natin sa mga kaldero. Okay mga kaibigan, ready na po tayong magsalang o magsalansan ng ating mga isdang pinangat upang maging tinapa. Yan po, ilalagay po natin siya sa loob ng ating kaldero. Okay. Yan po mga kaibigan. Ingatan nyo po na lumapat yung laman ng isda dito sa kaldero, sa katawan ng kaldero. Dapat po hindi siya lalapat sapagkat didikit po yun isda ninyo sa metal ng kaldero at masisira ang inyong isda, yung kanyang formation. Hindi po siya magiging buo. Kung ito po ay for commercial, sira po yung inyong isda. So konting ingat po. Ito po mga kaibigan, ready na po tayo na ilagay ito sa ating kalan upang ito ay magsimulang pausukan. Upang ang ilalim na kahoy ay masunog at maglikha ng usok na hindi lalabas sa kaldero, makukulog siya sa kaldero. So dalawang kaldero po ang ating na-prepare. Ito po yung pangalawang kaldero. So isasalang po natin to ng 30 minutes. So after 30 minutes, titingnan natin yung resulta ng pagkasunog ng kahoy sa ilalim. Ang apoy po natin ay hindi masyadong malakas, hindi naman mahina. Kumbaga ito ay kainaman upang lumikha ng sunog doon sa kahoy na nasa ilalim nito. Ito ay nagsisilbing pugon na mismo, kaldero na mismo, nitong ating tinapa. Ayan po mga kaibigan, ang ating dalawang kaldero na nagtataglay ng sinaing o yung pinangat na hasa-hasa na ginagawa po nating tinapa sa kasalukuyan. Kung mapupuna po ninyo, wala po kayo nakikitang lumalabas na usok sapagkat ang combustion po ay nangyayari sa loob mismo ng kaldero na hindi lumalabas yung usok at inaabsorb mismo ng isda. So, may mga 10 minuto na pong nakasalang ito.
ang timeline po ng paghinto ng pagpapausok niya ay mga 30 minutes sa ganitong pamamaraan po ng pagluluto ng tinapa. So, after 20 minutes, bubuksan po natin yung ating dalawang kaldero at titingnan po natin ang resulta ng ating smoked fish o yung ating homemade tinapa. So mga kaibigan, lumipas na po yung 30 minuto na timeline na nilagay natin para wika nga ay magkaroon ng combustion yung mga maliliit na kahoy na nilagay natin sa loob ng kaldero. So i-check po natin yung unang isang kaldero. Sa tingin ko po satisfactory na po yan. Ayan po yung ating homemade tinapa. So hindi nyo na po lalagyan ng artificial colors sapagkat tunay na pong kulay ng tinapa yung lumitaw na to. Samantalang yung isa naman po, che-checkin natin. Yung isa naman po ay hindi pa siya gaano. So maghihintay pa tayo ng mga ilang minuto. So ibig sabihin, hindi pa combusted yung mga kahoy sa loob ng kaldero. Nasusunog pa po at patuloy pa siyang nasusunog. So babalikan po natin. Ito po mga kababayan at mga kaibigan, ang finished product ng ating pagtatapa. Homemade tinapa po. Hindi nyo na po kailangan lagyan ng kulay sapagkat natural coloring po ito gawa ng smoke na nakuha po sa combustion ng kahoy na ginamit natin. So, hahanguin po natin to isa-isa. At isa-isa lang sana. Ito po ang resulta ng ating homemade tinapa mga kaibigan. So, I think satisfactory po ang resulta ng ating pag-homemade tinapa. So, hindi po natin kailangan ng pugon para makalikha ng ganitong uri ng produkto na pwede po natin ibenta commercially, lalo na ngayon sa panahon ng COVID-19. Lahat ng tao ay naghahanap ng hanap buhay na pwede nilang pagkakitaan. So, pwede po yung pagkakitaan ng mga ganitong bagay na maliit lamang po ang mga puhunan. Ito po mga kaibigan, ang ikalawang kaldero ng ating tinapa. So, nakita niyo po yung kulay niya. So, satisfactory po yung coloring ng tinapa. Kuha po niya, parang parehas din po ng pagkakaluto sa pugon. Yung normal na pagpapausok ng ating mga tinapa sa mga pugon. So, hahanguin na po natin yan at ilalagay na po natin dito. So, ayan po. Hanguin po natin siya. Hanguin po natin ang ating tinapa. At wika nga ay yan. Ito na siya. So mga kaibigan, itong hayan po natin yung resulta ng pinagsalangan natin ng mga kahoy para magkaroon ng internal combustion sa loob po ng kaldero. So ito po, makikita ninyo, ito po yung sunog na nilikha ng pagsasalang natin sa kalan ng kahoy upang magmistulang usok siya na magbibigay kulay sa ating pagtatapa at magbibigay ng flavoring, savory flavor dun sa isda para malasap ninyong siya ay tinapa. So hindi po siya sunog na sunog, konti lang po ang pagkasunog at pwede pang magamit sa susunod nyo pang pagluluto. Ito po yung pangalawang kaldero, nakita nyo po na hindi sunog na sunog ang ating mga kahoy na nagamit. Itabi nyo po ito, ilagay sa isang mainam na lalagyan tulad nito upang sa susunod ay magamit nyo po sa inyong mga pagluluto. Ito na po ang finished product na tinapa na ginawa po natin homemade ngayong araw na to. So maraming salamat po. Follow me in my aftertaste. Thank you very much po. Hi guys! Welcome po sa ating second segments ng ating Mr. Love Channel TV mini kitchen show dito po sa ating aftertaste portion. So naluto na po natin, na-prepare na po natin yung ating homemade tinapa. Ito na nga po yung mga kaibigan. Ayan po, pakita ko sa inyo ng malapitan. Yes, and of course, gumawa po tayo ng side dish salads. Ito po yung kamatis, cucumber, lemon, at saka konting toyo pampalasa para po tayo makakain ng malinam na masarap. So, titikman po natin to
At malalaman po natin ang epekto ng mga timpla na ginawa natin sa ating salmonera. Kung tumama po at nakuha natin yung lasang-lasang Pinoy homemade tinapa. Dito lang po sa Mr. Love Channel TV. So tara po, simulan na natin. Okay guys, Bismillahirrahmanirrahim. Tikman na natin itong ating wonderful tinapa. Yan po ang ating smoked tinapa, homemade overseas Filipino workers version. Ciao. The best po ang lasa, kuhang-kuha yung lasa ng tinapa. Homemade, natural tinapa flavor. At hindi ganun maalat. At timplado po siya. Yan po ang ating tinapa. Yan po mga kaibigan, muli ay sumain nyo ang Mr. Love Channel TV sa ating palatuntunang Mr. Love Mini Kitchen Show. Ang itinampok po nating patahe ngayon ay ang smoked peas or homemade tinapa, overseas Filipino worker version. So, dedicated po ang video na ito sa mga kaibigan natin, mga self-employed na gusto po gumawa at magnegosyo ng tinapa sa simpleng kaparaanan. Hindi nyo po kailangan ng chimney o malaking pugon. Makakapag-negosyo kayo sa maliit na halaga, katamtamang halaga na kayang-kaya po at affordable din po, at napakadali pong i-dispose ng tinapa sapagkat ito po ay isa sa mga kinakahiligang ulam nating mga Pilipino. So, nag-vlog po tayo ng paano po gumawa ng tinapa para sa mga interesado pong gumawa homemade, lalo na po yung mga self-employed na apektado ng COVID-19 dyan sa Pilipinas. Ito po ang pinakamadaling na pagtuunan nyo ng pansin, napaka-konti lang po ng puhunan, matyagaan nyo lang pong sundan yung aking preparation, at nakakatiyak po akong magiging malinis, masarap at masustansya ang ititinda po ninyong mga tinapa. So sana po ay magbigay ng konting kaalaman ang pag-prepare ng homemade tinapa para sa kabatiran ng lahat. So maraming salamat po at hanggang sa muli.